So this vlog is all about French Bulldog color genetics. Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Marks and bago tayo magsimula, don't forget to like and subscribe kung gusto niyo ng mga French Bulldog contents and mga dog contents. And hit that notification bell para lagi kayong updated. So this vlog is all about French Bulldog color genetics. So pag-uusapan natin yung DNA ngayon, okay? Itong vlog series na to, maraming nagre-request, matagal na. Lalo na sa mga comments sa YouTube, maraming, sobrang dami nagtatanong about sa color ng dog nila. Sa ipapartner sa gantong color, ano kaya yung lalabas? Ganun. Hiwalay-hiwalay natin per color and per locus. Okay? I'll try my best to explain in simple terms. Okay, so disclaimer lang guys ha, hindi ako expert or hindi ako nag-aral about this DNA. I'm just a French Bulldog enthusiast. Kaya talagang ni-research ko yung colors and DNA ng mga French Bulldog. So para makatulong din sa inyo, hindi na kayo mag-research pa, ito na lang yung panoorin nyo para at least mapadali ang mga buhay nyo. One of the reasons French Bulldogs are popular, aside from their unique personalities, is their wide variety of colors. Up until now, sobrang daming mga bagong colors na lumalabas. So, kung di nyo pa napanood yung past video ko about dun sa pink and mga koi, and husky and koi's color, ito, nandyan yan. Ay, ito, papakita ko sa inyo yan. Medyo dumami yung views niyan kasi yung owner ng designer bulls, nirepost yung video na yan. Okay, first up sa ating DNA series, intro lang muna, definition of terms tayo. Para pag na-mention ko yung words na to sa series na to, ay magkakaintindihan tayo. So, sa dogs, merong mga different locus. A locus, B locus, K locus, tsaka marami pang ibang mga locus. So, ganito yung siya makikita sa Animal Genetics website. So, ano ang locus? What is locus? Locus is a specific fixed position on a chromosome where a particular gene is located. So, kung saan mo makikita yung genes. So, for example, ang una sa series na to ay Brindle. Ang KBR, which is yun ang Brindle genes, ay nasa K locus. Ulitin natin. Sa K locus natin makikita ang KBR or ang tinatawag nilang Brindle genes. Next term, allele. One of two or more versions of a gene. A dog inherits two alleles for each gene. One from each parent. So for example, sa Brindle tayo ulit. Sa K locus, merong three alleles. KB, KBR, KY allele. So ang KB, yan ang tinatawag na dominant gene. Okay? Ang KBR naman, as na-discuss natin kanina, yun ang tinatawag na Brindle genes. At ang KY ay ibig sabihin nun ay walang Brindle at walang dominant gene ng aso. So, ibig sabihin ng KY sa mga DNA, KY-KY sa mga DNA ng aso, ay ibig sabihin ay lalabas ang kulay kung ano man ang nasa A locus ng aso. Yan. Para ang KY, nag-give way siya sa A locus. So, didiscuss natin yan more sa Brindle genes. Okay? Next term, genotype. The combination of alleles that a dog has at a particular locus. Ito yung genetics or DNA na nagde-determine ng physical appearance or phenotype niya. Next, phenotype. Observable physical appearance of any organism. For example, ang blue tan, ang genotype niya ay small d, AT. Pero ang phenotype niya, which is ang physical appearance niya ay medyo bluish gray na may tan points. Okay? Next term, dominant gene. A dominant gene, it's a type of gene which dominates in the inheritance pattern. In a sense, that you only need one copy of the allele or gene to express the phenotype. So, ibig sabihin, isang copy lang ng allele na ito or isang copy lang ng DNA na to
ay magpapakita na siya sa physical appearance. Magpapakita na siya sa kulay ng aso nyo. Please take note na parating uppercase pag dominant gene. For example, KBR. Next term, recessive gene. A recessive gene is that gene that can be masked by the dominant gene. To produce a recessive phenotype, the individual must have two copies, one from each parent. So, ang ibig sabihin nito ay kung gusto niyo ng cream na dog, kailangan parehas may copy na cream ang nanay at parehas na may copy na cream ang tatay para makapaglabas kayo ng cream kasi ang cream po ay recessive genes. Parating small case pag recessive gene. Small letter E parehas, ibig sabihin nun cream. Next definition, Punnett square. It is a graphical way of representing the genotypes of the parents and all the possible offspring they produce. So, sa pagpipredict ng colors at phenotype ng mga aso, gumagamit tayo ng Punnett square. So, tapos na tayo sa definition of terms. So, basically, ito yung summary. Summary ng intro video. French Bulldogs have many colors and color patterns and when mixed together, gives you the final color or appearance of the dog. Phenotype. Each color and color pattern has its own compartment in the chromosome called locus. Each locus has room for two gene variants called alleles. When these locus are put together, they end up giving you the final coat color of the dog. A dog inherits two alleles for each gene, one for each parents. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Punnett square. So una, ang gamitin natin yung sikat na Isabella gene or ang tinatawag nilang, so technically, ang tawag dito ay chocolate gene, which is yung B. Ang sire natin, isang non-chocolate dog. Ang genes niya ay BB all caps or uppercase. Ang dam naman natin ay chocolate carrier dog. So ang genes niya ay capital B, small b. Ayan, so fill up na natin yung laman ng Punnett square. So, sa result na to, so meron tayong two puppies na hindi nakakuha ng Isabella genes, which is pareha silang all caps na B. Tapos meron tayong dalawang puppies na nakakuha ng chocolate carrier. So, ibig sabihin, technically, chocolate carrier na sila. Or, yung sikat na term na Isabella carrier na sila. Which is, sinasabi ko lang yon kasi yun yung medyo alam ng tao. Pero technically talaga guys, chocolate carrier na sila. 50% of the litter will be chocolate carriers or Isabella carriers or Isabella producers or new shade producer when paired with the right stud. Okay, so yun na guys, tapos na tayo. So sa susunod na video sa series na ito, ang uunahin natin i-discuss ay ang K-locus, which is ang brindle genes at dominant black genes. Okay, so per color, mag-feature din tayo ng mga sikat na French Bulldog dun sa particular color na yon. So, abang-abangan nyo guys. So, for example, naghahanap kayo ng sobrang gandang quality na brindle, panoorin nyo yung video na yun kasi sa dulo, lagi tayong maglalagay ng featured dog. Okay guys, so thank you guys for watching. Sana nakatulong to at sana abangan nyo yung series na to kasi maraming nagtatanong nito. So, alam ko, maraming nangailangan ng DNA series na to. So, guys, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. And like nyo rin yung page namin, Trap Bully sa Facebook and Trap Bully sa Instagram. And then, don't forget to like and subscribe ulit. Thank you so much for watching. Peace! And of course, B-roll ni Goku and Gohan para at least sa mga naghahanap ng studs dyan na may Isabella carrier or Isabella producer. Or chocolate carrier technically. Ito guys, watch nyo. Thank you guys.